Good morning mga friendship, mga friends for life. Kamusta kayo dyan? Maaga tayo ngayon, katatapos lang ng ating guesting sa Veritas 846, God Will Make a Way. Yan po ay nasa Facebook Live, nasa YouTube at nasa radio, no, na talahip AM. And nasa Sky Channel 211. So, kanina ay na-meet ko si Father Amado Tumbaga. Si Father Ama. Thank you, Father, for sharing yung iyong mga words of wisdom doon sa kahalagahan ng salita ng Diyos sa iyong buhay. At kasama rin po natin si Miss M.M. Pangilinan. As a matter of fact, ako po ay isang guest din lamang sa programang yon. So, alam niyo mga kapanalig na, no? Mga friends for life, napakahalaga po ng presence ng salita ng Diyos sa buhay natin. Napakahalaga na you take your time to read the Bible every day, no? Kasi iba ang handog na clarity sa isip natin. Pero bago po tayo magbasa ng Bible, mag-pray muna tayo at hingin sa Holy Spirit yung kanyang presence during the time of your Bible reading. So that, kung ano man yung nabasa mo sa Bible, nare-relate mo sa buhay mo araw-araw. Kasi, sa aking experience, no, yung Bible ay parang nakikipag-usap sa'yo. Pero this time around, siya ang magsasalita at makikinig ka sa isip mo habang binabasa mo yung Bible. No? Tapos, kino-correlate mo yan sa buhay mo. Ngayon, pag nagko-correlate ka, hindi yung correlation at present. Pwedeng at present, pwedeng sa future, at pwedeng sa past. And because of that, you are becoming wiser. And when you are wiser, you will be able to give the right advice to people who needs it. Because communication is a very, very important recipe for good life. No? Kasi yung bibig na yan, marami yung sinasabi. Ngayon, kung tama ang lumalabas sa bibig natin, then, nagkakaroon tayo ng mas masayang buhay. At tama lang ang lalabas sa bibig na yan kung tama yung pumapasok dyan. Ganun yon. Paano yung pumapasok dyan? Tama yung nakikita, tama yung naririnig. So, ibig sabihin, pag nakikita, tama yung binabasa. Tama yung pinapakinggan. Kaya, I invite everyone to please, no? Take your time to read your Bible. In a very quiet moment, start with the prayer, and then read your Bible. It will bring you calmness. It will bring you a source of joy, a little bit of light sa kabila ng magulo at maingay na mundo na iyong ginagalawan. The Bible will always be very relevant sa buhay mo. Of course, it will not right away answer your question, no? Hindi kasi ganun yung nangyayari. Not unless, napakaswerte mo, pagbukas mo ng Bible, meron kang tanong sa Diyos, pagkatapos agad, aba, tingnan mo, kakakilabot. Binuksan ko yung Bible, pagturo ko. My friend for life, tingnan mo. Basahin mo, nakalagay, God answers. No? Thank you, Lord. So, God answers in the simple way of praying and opening your Bible. So, imagine mo, kung ganito ka naman kaswerte, na pagbukas mo ng Bible mo, may sagot agad. Pero hindi yung sagot na yung procedure. O, ito gagawin mo, Ellie, number one. O, Joanne, ito gagawin mo, number two, number three. Bukas, ganito na yan. No. The Bible gives you a source of inspiration. Eto nga. Nakita nyo naman, di ba? Pag open ko, lagay ng kamay ko, nakalagay, God answers. See? Ganda.
So kung ano man po ang aking pinagdadaanan sa araw na ito, sa mga panahon ngayon, God answers. Yun ang sabi ng Diyos. So, hinding-hindi ako mawawalan ng pag-asa. Hindi ko pa binabasa yung buong chapter o yung buong verse or what, yun na agad ang binigay sa akin na sagot. It's an assurance. It's an assurance that God answers. Diba? So, diba mga mga friends for life, there are times na meron kang hinihingi. Meron kang kailangan sa isang tao. At ang taong yun ay alam mo na malalapitan mo anytime. Diba? Pero, yung tao na yun, hindi agad-agad nagsasalita ng sagot sa gusto mo. No? Sasabihin niya sa'yo kung meron kang pag-asa, sasabihin niya, antay muna, sasagutin kita. Diba? For example, malapit sa akin, no, kaibigan ko, alam naman nila na nalalapitan nila ako palagi. At sabi nila, Eileen, pwede bang pahiram ng ganito? Of course, dahil tao lang ako, hindi agad-agad yung answer na, oo, bukas ibibigay ko sa'yo. Hindi. Siyempre, titimbangin ko yung bagay-bagay. Ito ba, pagka binigay ko sa kanya, makakabuti ba ito sa kanya? Ito ba, makakaayos ang buhay niya? Ito ba, magiging source ng happiness? Ito ba, magiging source ng strength? O ito ba, makakagulo sa buhay niya kasi hindi marunong mag-handle itong tao na to? O ito ba, makakastress sa kanya kasi alam kong madami na siyang ginagawa and yet gusto pa rin niya nang gagawin? O ito ba, ang sasabihin ko, makakagaang ng kalooban niya sapagkat ang taong to may pinagdadaanan? You know, ang lagi kong sagot sa kanila, wait lang. Wait lang. Hindi ko agad-agad sinasabing yes and no. Not unless alam na alam ko na makakasama, I would already say, no, we have to stop that. Pero pag nakikita ko na agad-agad kailangan niya at kaya ko naman at in the right moment, pwede kong sabihin, okay, bigay ko yan sa'yo. Okay, I'll grant that to you. Okay, you're okay na yan, wala ka na problema dyan. But most of the time, especially when the person is weighed down with stress and pressure, you and I, my friend for life, ang sagot natin, wait ka lang, antay. No? Sa mga doktor, antayin po natin, mag-obserba po muna tayo. Diba? Hindi nyo po pwedeng gawin to, hindi nyo po pwedeng gawin yan. Eto pwede, eto hindi pwede. Pero most of the time, antayin po natin, mag-obserba po tayo. Sa opisina, wait ka lang for the approval. Titingnan muna natin. O, di ba? Sa mga anak natin, sa mga pamangkin natin, sa asawa natin, wait muna. Titingnan natin. Especially kung malaking challenge or pagdadaanan yung hinaharap ng tao na yan na isinasangguni sa atin, wait ka lang. And my Bible told me na whatever it is that I have in my mind and in my heart, ang sagot niya, God answers. Sasagot ang Diyos. No? And most of the time, pag sinabi, wait ka lang, no? Antay ka lang, ibig sabihin, tumatiming lang yan. God answers faithfully and you will be very happy. Most of the time, kung ito ay makakabuti sa'yo, the answer will be yes. Or else, hindi ka na pag-aantayin. Oh, diba? Ang ganda. So, ngayon, my friend for life, dahil napakaganda nitong ating topic kanina sa Veritas 846, God will make a way. Nako, gusto ko nang basahin ang aking na-pending na libro, malapit nang matapos. December 2 po ang babasahin natin ngayon. And 3 mamaya, para December 4, maka-update na tayo towards the afternoon. December 2, truly know Him. Truly know Him. Sino yung Him? Ang Diyos. No? Si Jesus. Proverbs 2, verse 1. My child, listen to what I say and treasure my commands. How do you listen to what God says? By reading the Bible.
Because when you read the Bible, that is the time of prayer wherein the God speaks to you. It's not you saying, Lord, gusto ko to, kailangan ko to, please, 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 thank you very much, blah, blah, blah. When you open your Bible, this time around, it's a reverse prayer wherein God speaks to you. See? No. Ang ganda. No? Kung sasabihin ko sa inyo kung ano ang nabasa ko, kikilabutan kayo. Sabi, Isaiah 45, this is what the Lord says to His anointed. Imaginin mo, kapag ka ikaw nagbabasa ng Bible, ito ang sinasabi sa'yo ng Diyos. Ay, yes! Ganda-ganda! Parang the whole day magbabasa akong Bible. Okay, so, there is a big difference between the relationship you have with those who demonstrate unconditional love and those who show you that they care only when you do what they require. The former truly love you for you, for who you are. Totoo. The latter, have only a self-centered interest in you. This is also true of your relationship with God. If you seek Him only when you need something, your relationship with Him will be one-sided and hindered in its growth. So, pag one-sided, ikaw lang ang nagsasalita. Kailangan two-way. Ang communication, two-way. No? At sa two-way na yon, there is always send and receive. Send and receive. Sometimes, hindi ikaw yung send ng send. Because mas maganda kung ang Diyos ang send ng send ng send. At ikaw ay receive ng receive ng receive. Diba? Why not? Moses understood this, which is why he was committed to spending time with God, listening to Him, fellowshipping with Him, and meditating on His truth. Wow, yung pala si Moses, ano? He wanted his relationship with the Lord to be growing, vibrant, and complete. How do we know about this? How do we know this about Moses? Because he said, no, let me know your ways that I may know you so that I may find favor in your sight. If your experience does not go with us, do not lead us up from here. So yun yung hinihiling ni Moses, no? Na siya ay makipagniig, makipag-communicate sa Diyos. Moses wanted to experience God's presence and favor even more than he wanted to enter the promised land. He understood that an intimate relationship with the Father would always be more fulfilling than anything else the world could offer. So if the Lord wasn't part of the things he wanted, if they weren't his best for Moses' life, they were not worth living or having. Father, the Father God also wanted, you know, to build an intimate relationship with us, and He is always ready. That is why He created the Bible, by inspiring people to write about it. And this story of the Bible is a story of His relationship with people. Na kahit nangyari na thousands and thousands years back, lapat pa rin sa what is happening at present. Totoo yan. Dapat marunong ka lang magbasa. At sa iyong pagbabasa, simulan mo sa pagtawag sa Holy Spirit. So, magpe-pray ka lang before you open your Bible. Pray and ask for the Holy Spirit to guide you and be with you. So that kung anuman ang iyong mabasa, no? Ito ay mailapat mo sa iyong sariling buhay.
Hindi sa buhay ng iba, kasi ang relationship na ginagawa dito is you, between you and God. No? Unang-una, no? Ang Diyos, ang gusto niya, ikaw at siya. Sa relationship na yon, dapat ganun. Hindi pwede yung ang Diyos, ikaw at sila. No! No, hindi makikinig ang Diyos sa chismis. So, it's all about you and an intimate relationship born out of fervent prayer. Constant prayer. No? And then, constantly, truly knowing God by opening the Bible and reading about His story with His people. And His people now is us. Hindi na sila lang. Narito na tayo. Parte na tayo ng people of God. Okay. Friend, do you long for more from your relationship with the Lord? Ang sagot ko, yes. Remember that your love for the Savior will grow when you take the time to be with Him. Of course, there is risk involved in intimacy. But whenever you are tempted to hold back, remember, God gave all He had so that you could know Him and so He could demonstrate His unconditional love towards you. Remember, God sent His only Son, Jesus, because He wants to demonstrate love. Diba? Kaya yun. Nagpakatao nga ang Diyos para maintindihan natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. No? Kaya, my friend for life, kung hinahanap mo pa yan, tandaan mo, the reason for the season is Jesus. No? Jesus is because God wants us to grow intimate with Him. Oh, diba? Now, you have your Bible? Open your Bible. Truly know God through the process of reading the Bible. No? Ako, my friends, for life, I have many Bibles. I have this Bible. This is Patrick's Bible. And kanina, I shared my newfound Bible. Ito, ang cute ng Bible ko. Kasi ito, Bible, nag-i-interact sa'yo. Because when you open this Bible, o diba, usually, ganyan yung nakikita mo. No? Pero itong aking Bible, mayroong mga ganyan. Ah, ganda-ganda. Just like me. No? So, yan. Ganyan yung aking Bible. May mga ganyan. At itong mga ganitong pages, pwede mo sulatan, pwede mong iayos, pwede mong koloran. Nako, sa totoo lang, I am so happy with how my Bible looks like. That's why, no? Lagi akong ginaganahan magbasa. Aside from madami na akong nabasang libro, ito yung isang libro na kahit na paulit-ulit kong binabasa, I don't mind. I like what I read. O, diba mga friends for life? Kung ikaw ba, meron kang ganitong Bible. O, hindi ba? Ganda-ganda. Huh? So, alam mo, if you seek, you will find. So, yan. Now, at the end of the page is a short prayer. Halika, mag-pray na tayo. Lord, I want to know You as Moses did, with profound fellowship and intimacy. Reveal Yourself to me. My heart is open to You. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning, mga friends for life. Good morning, Joanne, and good morning, Joanna Madatu, Kabayan. I miss you. Thank you so much for catching me for this morning. This will be all about truly knowing the Lord. Let's start by enjoying, no, reading our Bible. No, before we start, we have to pray before we open our Bible. No, and my friend for life, if there is something you need sa isang companion, di ba yun yung companion na nakikinig, no, at companion na nagbibigay ng good advice,
Sino yon? Si Lord. Now, during prayer, si Lord nakikinig sa'yo. Pero during the time that you open your Bible, ikaw naman ang nakikinig sa Diyos. So that's it, mga friends for life. I hope your Sunday is going to be as beautiful or even more beautiful than mine. Always remember, your natural MD loves you. I'll see you again later. Always remember, God answers. I love you all. Bye!